Maraming Diyos, maraming maraming salamat po. Napakabuti mo sa amin, Ama. Sumapit kaming muli sa banal na oras ng aming pagsamba. Nasasabi ka namin ang ganitong mga sandali sa buhay namin. Lalo na po sa aming amang kalagayan. Ama, nangungulila kami sa aming pagsamba sa loob ng iyong tahanan. Ngunit hindi namin ito magawa sa aming kalagayan ngayon. Subalit, nagagala ka ng aming mga puso. Dahil sa ganito naming mga pagtitipon na aming sinasampalatayanan, ikaw rin ang nagkaloob sa amin ng ganitong paraan na sa tulong ng teknolohiya, patuloy naming maisagawa ang mga pagsamba. Salamat ng marami sa aming mga pagsamba. Lagi ka naming nakakasama. Mula sa aming mga pag-awit, nililingap mong aming mga kanduwa. Pinalalakas mo ang iyong mga anak. Palibasay, alam mo, kailangan namin ito. Nakikita mo ang aming pinagdaraanan araw-araw. Kaya salamat ng marami, Ama, natutupad sa amin ang iyong pangako. Sa panahon ito'y lalong nahayag sa buhay namin. At pag-ibig at pagmamalasakit mo sa amin, lalo kaming nagkaroon ng maraming patotoong gawa ng iyong kamay. Paano kami nakatatawid araw-araw sa harap ng mabigat na mga pagsubok? Paano nakapananatili kami sa tunay na pananampalataya? Ang pananampalatayang nabahagi namin sa pagsusugo mo sa mga huling araw. Maawa ka, Ama. Tanggapin mo kaming lahat. Linisin mo aming buong pagkatao. Patawarin ang aming mga sala. Panginoong Jesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin. Sa pagbibigay mo sa amin ng lakas upang may pagpatuloy ang mga paglilingkod sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka ng aming mga kanuluwa. Kalingain mo lahat ng mga likod mo na sumasamba. Maawa ka, Panginoon. Walang uuwi sa amin na nabigo sa iyong pagpapalakas. Ama, nakahanda kaming tumanggap ng iyong mga salita. Pagkain ang aming mga kanuluwa. Gabay at tanglaw namin sa aming paglalakbay. Gawin mong sabi ka ng aming mga puso. Tanggapin namin kalakip ang pananampalatay. Higit sa lahat, magkaroon ng bisa sa aming buhay. Mamalagi kaming matibay na nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tulungan mo po kaming lahat. Magkapamalagi kaming matatag na nangahaw sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Mag-alam po namin hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga mahal na kapatid, sa pag-aaralan po natin ay hapon sa likimilihan ng kapatid ay radyo na may pamagat na dapat tayong lumakad sa ilaw upang hindi tayo matisod o magdamdam. Masama po sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na matisod o magdamdam at maging dahilan upang tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Ganito ang nangyari sa mga kapatid na dahil sa pagtuna sa kanilang mali na hindi na dumadalo sa pagsamba. Kalaunan, ang mga ganitong kaanib may nahiwalay sa Iglesia. Kaya mahalagang sariwain po natin ang leksyon ito upang maingatan po natin ang ating kahalalan at manatiling matatag ang ating pag-asa sa kaligtasan.
Ano po ang aral ng Panginoong Hesukristo upang hindi tayo matisyo o magdamdam? Sa Juan 11:9-10, ayon sa pahayag ng Panginoong Hesukristo, dapat tayong lumakad samantalang araw. Bakit? Ang sabi po niya, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Kasi baliwanag eh, araw. Kaya, kita mo yung dinadaanan. Kaya, ano matitiyak? Ang sabi ng Panginoon si Kristo, hindi siya natitiso. Paano matitiso kung may ilaw na nagbibigay ng liwanag sa ating paglata? Hindi pa ba? Hindi matitiso. Hindi. 100% hindi matitiso. Sino tiyak na matitiso? Ang sabi ng Panginoon si Kristo, ang isang taong lumalakad samantalang gabi, madilim, ay natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Di ba? Literal na paglakad. Pag madilim, di mo nakikita dinadaanan kung meron ba nakahambalang dyan na malaking kahoy o bato. Siya matitisod ka. Sa makatwid, ang sino magkaanib na natitisod sa alimang doktrina o sa kanino mang kakapatid, siya'y nasa kadiliman pa. O wala siyang ilang. Ilang ang katumbas mo. May mga kapatid na hindi lang nabati o nabigyan ng pansin ay nagtampo na at hindi na sumamba. Meron namang dahil sa hindi lang na pagbigyan sa gusto ay nagdamdam na at binitiwan ang tungkulin. Ang mga ganitong kapatid ay nagagahulugan lamang na wala silang ilaw kaya lumalakan pa sa kanilin. Alin ba ang ilaw na binabanggit ng Biblia? Sino ang ilaw ayon sa Biblia? Sa unang Juan 1:5, ang sabi, ang Diyos ay ilaw at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kaya dapat nating iyakin na ang Diyos ay lagi natin kasama sa paglakad sa daigdig upang mamalagi po ang liwanag at hindi tayo matisyon. Pagka wala ang Diyos sa buhay natin, matilim. Sapagkat ang Diyos ang ilaw, tiyak tayo matidisyon. Sino ba ang ilaw na ipinakikilala ng Biblia? 1:8-12, ang sabi naman ng Panginoong Jesucristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sana napansinin yung pahayag ng Panginoong Jesucristo. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Hindi niya sinabi, sumampalataya lang sa kanya. Sumasampalataya naman po ako kay Kristo na siya ang ilaw. Hindi naman sinabi ganun lang. Kundi kailangan sumunod sa kanya upang makinabang tayo sa kanya bilang ilaw ng sanlibutan. Alin pa ang itinuturo ng Biblia na ilaw? Sa Awit 119:5, sabi ng Biblia, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking lahat. Sa makatwid, upang hindi matisod ang sinumang kaanib sa Iglesia ni Kristo, dapat ay sumasa kanya ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, at ang mga salita ng ang kanyang landas ay magiging maliwanag na maliwanag. Kaya hindi kailanman matitiso. Hindi lamang po ang Diyos at ang Panginoon sa Kristo ang dapat sampalatayanan, kundi dapat din sampalatayanan ang kanilang mga salita sa pamamagitan ng pagsunod. Meron kasing mga kapatid na natitiso sa araw. Di ba? Kaya hindi niyo masunod. O kung sumusunod man ay napipilitan lamang, mayroong reservasyon. Halimbawa, sa paghahando o kaya sa pagtulog sa mga kapatid na nangangailangan. Bakit matitisod? Gayong maliwanag naman sa naaral ng Diyos na nakasulat sa Biblia ang paghahando maging ang pagtulong lalo na sa mga kapatid na nangangailangan. Ano pa sa mga ibubunga sa mga natitisod sa mga aral ng Panginoong Hesukristo? Alam na alam natin ito, mga kapatid.
sapagkat bahagi ito ng doktrina na itinuturo sa sino mang umaalim sa Iglesia sa Juan 6:60 hanggang 61 at 66. Yan ang tagpo na yung mga alagad ni Kristo ay sumusunod sa kanya. Pero nung makarinig sila ng matigas na pananalita sa ating Panginoong Jesucristo, anong masamang ibinunga sa kanila? Natisod. Ano ba ang masamang ibubunga sa mga natitisod sa mga aral ng Panginoong Jesucristo? Tiyak na matatalikod at hindi nasusunod at kalaunay mahihiwalay gaya ng nangyari sa mga nagsisunod noon kay Kristo. Diba? Marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod na. Kailan nangyari yun? Nung sila'y matisod. Pagkatapos na sila'y matisod doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa kanilang pakiramdam ay matigas. Hindi na nila kayang tanggapin. Pagkatapos na sila'y matisod, tumalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sa kabilang dako, ano katangian ng mga kaanib na hindi mahihiwalay sa Iglesia? Sa Juan 6:67 hanggang 69, ganap na sumasampalataya. Kaya hindi matatalikod at hindi mahihiwalay kahit na ipagtamuyan pagaya ng mga apostol ng Panginoon si Kristo. Pagkatapos na tumalikod yung 70 alagad, binalingan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostol sa galit ng Panginoong Jesucristo. Ano sabi sa kanila ng Panginoong Jesucristo? Kayo, ibigbagan ninyong magsialis din naman. Pero tingnan niyo ang sagot ni Apostol Pedro na sumasampalataya. Ang sabi niya, Panginoon, kanino kami magsisimaroon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Makatwid, mga kapatid. Kung paano po na sila'y sumasampalataya sa Diyos at kay Kristo, gayon din sa kanilang mga ama. Kaya kahit pa ipagtanggungan ng Panginoon si Kristo, hindi sila tumalikod at hindi humiwalay. Sa kabilang dako, ang mga natisod sa mga salita o aral ni Kristo ay tumalikod at humiwalay. Sa ating sitwasyon ngayon, mga kapatid, napakahalaga po na manatili tayong patatag sa pagsunod sa mga aral ng Diyos at ng Panginoon sa Kristo. Huwag tayong mapayag na matulad sa ibang mga dati nating kasama sa paninindigan na humantog sa pagkatisod. Ano masamang nangyari sa kanila? Tulad ng mga unang alagad ni Kristo noon, sila'y humiwalay din at hindi na nakapagpatuloy. Ano lalong masamang ibinuma nito? Sila'y bumalik na sa maling pananampalataya. Kakalungkot. Kaman, sinasama rin natin sa ating mga panalangin na sana'y bigyan pa sila ng pagkakataon na sila'y makapanumbalik sa tunay na mga aral na tinuro sa atin ng suko. Pero sa panig natin, mga kapatid, huwag tayong papayag na maglaho sa puso natin ang mga dalisay na mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo sa mga huling aral. Katulad ng mga apostol, kahit na ipinagtatabuyan ang Panginoon Jesucristo, eh hindi umiwalay. Tayo rin, mga kapatid, hindi ba itinakwil na tayo? Ipinagtabuyan na tayo? Pero tayo ba, tinatanggap natin na tayo itinakwil na sa Iglesia ni Kristo? Hindi. Ano ang ating pananalig? Nananatili pa rin tayo kaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat ang ating paninindigan ay sa panig ng Diyos, sa panig ng pagsunod sa mga aral ng Diyos. Sino ang hindi matipisod o magdaramdam ayon sa mga apostol? Sa ikalawang Pedro 1:10, ang sabi ng sugod ng Diyos, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirap sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na inyo, ay hindi kayo mga titisyo. Kailan ba? Kapatid, ang panatag sa pagkatawag o sa pagkaiglesia ni Kristo ay hindi po kayang baguhin ang kanyang paninindigan.
anuman ang mangyari o anumang pagsubok ang maranasan. Hindi rin kayang sindakin ng anumang pagtao, panggigipit at ng pag-uusig at pag-aapi para pilit na tanggapin ang kasinungalingan. Hindi. Ang kanilang katapatan sa pagsunod sa Diyos ay hindi kayang bayaran ng anumang suhol na salapi o anumang alok na material na bagay. Sino po ang hindi banatag sa kahalalan? Sila yung magkakaanib na ipinagpalit ang kanilang kahalalan dahil sa kayamanan o sa anumang alok na magandang oportunidad sa buhay. Sila rin ang mga dating kapatid na dahil sa bigat ng mga pagsubok ay bumitiw at tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Sa panig nating mga naninindigan sa katulad, sila ang mga dating mga kasama natin na bumalik sa iba at maling pananampalataya. Dahil sa nakitang masamang nangyari sa iglesia, naglaho ang kanilang pagpapahalaga sa pagsusuko ng Diyos at pinag-alinlanganan ng katotohanan tungkol sa halaga ng iglesia ni Kristo. Nawala yun. Napagtagumpayan sila ng diablo. Napagdilim ng diablo ang kanilang mga isip. Nabura sa puso, isipan nila ang katotohanan. Kaya bumaling sila sa maling pananampalataya. Ano ang dapat na patuloy nating panindigan, mga kapatid? Sa kabila po ng mga nangyayari ngayon sa iglesia, na ang iglesia ni Kristo na naging bunga ng gawain ng kapatid na Felix Manalo at itinaguyod ng kapatid na Irani Manalo ang siyang tunay na iglesia sa Diyos at kay Kristo at siyang maliligtas sa araw ng paghuhugot. Ang ating saligan sa paghahayag ng katotohanan ito ay ang panatag na salita ng hula ng Biblia. Yan ang sinasabi sa ikalawang Pedro 1:16-19. Meron tayong panatag na salita ng hula. Ano ibig sabihin nun? Batibay ang mga patutuon ng Diyos at ng Panginoon Jesus Kristo patungkol sa iglesia at ating kinabibilangan. Hindi kailanman mabubura sa ating puso ang mga karanasan ating pinagdaanan na nagpapatunay na kasama natin ang Diyos at ang Panginoon Jesus Kristo. Dahil dito, ano ang dapat natin panaligan na sa araw na itinakda ng Diyos ay matutupad ang kanyang pangakong pagsasaayos ng lahat ng bagay sa iglesia. Dapat ba nating ipagtaka ang mga nararanasan nating mga kapigatian, mga kasiraang uri at masasamang ulat dahil sa paninindigan sa katwiran at pagpapahalaga sa ating pagka-iglesia ni Kristo? Ano po ba mga tiniis ng mga unang Kristiyano dahil sa paninindigan sa kahalalan? Sa ikalawang Korinto sa 4:5-8, ang sabi ni Apostol Pablo, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa maraming pagtitiis, sa mga kapigatian, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pangkabilanggo, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang uri, sa pamamagitan ng masamang ulan. Hindi pala bagong bagay, mga kapatid, ang mga nararanasan po natin ngayon. Mga paninilang puri sa atin, napawag mga kasinungalingan, mga masasama o maling ulat para hatulan tayo at itiwalag at iba pa. Ito'y naging karanasan din noon ng mga unang Kristiyano. Ano po ang dapat makatawag sa atin ng pansin sa pagharap nila sa mga pag-uusig at pag-ingipin na ipinagkapuri pa nila ang kanilang mga sarili dahil sa pagtitiis ng mga kapigatian, pag-uusig at pag-ingipin, paninilang puri at masamang ulat. Kayo, mga kapatid, pinagkakapuri po ba ninyo ang mga nararanasan ninyo kayo, mga kaapit, dahil sa pag-uusig at paninilang puri sa atin? Opo, dapat natin ipagmapuri. Sapagkat ang sabi nga ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonika 1:4-5, ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo ang mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang ang inyong tinitiis. Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos.
upang kayo ari karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Meron pa kayang makapaghihiwalay sa atin, mga kapatid, sa ating kahalalan, kung tayo panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa atin ng Diyos. Sa Roma 8:38-39, wala na. Kung sabi ni Apostol Pablo, ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga kapangyarihan, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Isipin ninyo, mga kapatid, kahit po ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, hindi lamang po ang pamunuan o gobyerno ng tao sa lupa. Hindi lamang maging ang pamunuan sa bayan ng Diyos. Mga namumuno sa bayan ng Diyos. O kahit ang sino mang makapangyarihan ay hindi makapanghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at Panginoong Jesus. Kaya kahit po na sino pang magsabi sa atin na tayo ay hiwalay na raw sa Diyos at Panginoon Jesus, ay hindi nila mababago ang ating paninindigan. Tayo'y mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na nabubuhay sa pagsunod sa Diyos. Kaya hindi nila tayo kayang tisurin dahil nagliliwanag na maningning sa ating puso ang ilaw. Ano ang katunayang nasa atin ang ilaw? Ay narito tayo ngayon, kapatid, sa ating pagsamba. Kung wala na sa atin ang ilaw, wala na tayo sa pagsamba. Wala na tayo pagpapahalaga sa pagsamba. Hindi na tayo magsisika. Hindi na natin hahangin rin pag maglingkod sa Diyos. Pero bakit na sa atin pa ang tunay na pananampalataya? Sinisikap natin pa isang katumbaran ang napakahalagang tungkulin natin ang pagsamba. Sinisikap natin magsunod ang mga aral ng Diyos na itinuro sa atin ang sugo na sa ating pag-ilang. Kaya hindi nila tayo kayang isugo. Ano man ang sabihin nila patungkol sa atin na kesyo tayo ay hiwalay na at wala ng Diyos na hindi nila tayo kaya. Nasa atin ang Diyos, Iglesia ni Kristo tayo hanggang ngayon sapagkat nagliliwanag na maniknig sa puso natin. Ang ilaw, ang Diyos ay ilaw, si Kristo ay ilaw, ang mga salita ng Diyos ay ilaw, lahat ay nasa atin. Damagdaman natin sa buhay natin ang Diyos, ang mahalagang patnubay ng Panginoong Hesukristo, ang mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo, tuloy natin sinisikap na maisa. Kaya mga kapatid, ano man ang mangyari pa sa una ng paglalakbay, huwag kayong bibitiw. Paghawakan natin lahat na matatag ng mga aral na itinuro ng sugo. Isang araw mula ngayon, di ba siguro, di ba natin masasabi, aputin nating buhay ang pagsasaayos ng Diyos sa Iglesia. Pero ang mahalaga, manatili sa puso natin ang pananampalataya. Paano naman ang ating kamatayan? Merong pagkabuhay na mag-uli. Sa pagkabuhay na mag-uli, yun ang lalong mahalaga. Tanggapin natin ang pag-asa sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Mas masanawa tayo ng Ama sa ating patuloy na pakikipaglakbay sa mundong ito. Mamalagi ang patnubay niya, ang tulong niya sa atin para patuloy natin maitaguyod na sa masyam ang mga paglilingkod sa atin. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po. Hindi po kami pinababayaan lalo na sa ganitong pagsamba namin. Namagdaman namin paano mo nililigap ang aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong Espiritu at ng mga aral mo na patuloy mong ginagabay sa amin. Opo, napakahirap ng aming kalagayan.
Pero Ama, lalo na malaming napatunayan kung paano kakabuti siya. Kaya kami ng kapagpapatuloy dahil ikaw ang aming kasama. Ang liliwanag na pinimanignig sa puso namin ang mga aral mo. Itangkita namin kung paano mo kami pinagmamalasakit. O Ama, purihin ka. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming maigpit sa aming kalagayan. Madalas kaming dalawin ng kalungkutan. Napipighati ang aming mga puso. Lalo na pag nagugulita namin ang mga nagdaang panahon ng buhay namin na maligaya naming natutupad ang aming tungkulin. Masaya kaming nagpapatuloy sa mga paglilingkod sa iyo sa ilalim ng makatarungan at matuwid na pamamahal. Ngunit Ama, sa aming kalagayan ngayon, salamat na lamang meron kaming ganitong mga pagsamba na ikaw ay aming nakakapili. Inaaliw mo ang aming mga pusong nalulupay. Pinalalakas mo ang pagal namin mga kaluluwa. Huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming maigpit. Huwag kang papayag, Ama, na maglaho sa aming puso ang liwanag ng iyong mga aral. Tulungan mo po na maitaguyod namin hanggang sa wakas ang aming mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan. Patuloy mo kaming palakasin. Tulungan mo po kami makapanatiling matatag sa mga aral na itinuro mo sa pamamagitan ng iyong sugo upang mamalagi kami lahat sa daan ng kaligtasan. Amalo mo siyang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga pananalig. Pinagpala mo kaming lahat. Pinagaling mo ang mga may sakit. Nilunasan mo ang aming mga suliran. Ingit sa amin, ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Ang lahat ng mga anak mo na nagdaranas ng kaapihan. Nagmatipid mga pag-uusi, ang iba'y nagsipangalat sa iba't ibang dako at merong nagtitiis hanggang ngayon sa bilangguan. Bahala ka na po sa kanilang lahat. Huwag mo silang pamamayaan. Ingatan mo tipagsang ka na. Patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Tumitiwala po kaming lubos, Ama. Minsan pa narinig mo aming mga panalangin. Binasbasan mo kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.